unang tingin pa lang, alam na namin na ito ang perfect spot para magstay. Pagkatapatan ulit tayo, bro. Yung nabili naming alimasag, niluto na para sa tanghalian. Oh, chef, anong tawag dyan sa iyong putahe? Ginatang alimasag with kalabasa and puso ng sag. Nagka-camping kami. No stress hanggat maaari. Puro food trip lang ang pinagagawa namin. Nagluluto-luto lang. Kape. Kwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa buhay. And then, yun na yun. And then magpapahinga. Sige na. Sige. Talaglag ko. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Iiwan mo asawa mo. Hindi pala ganun kalayuan yung ilog na pupuntahan natin, bro. Malapit lang. Tuloy ang ilog gaming natin and welcome back to another episode. Meron na check si Direk Gino na isang malinis na ilog sa ilalim ng tulay. Ang tanong ay kung makakapasok ba ang bajaj at ang ating camper van doon, malalaman pa natin. Isa na namang camping spot hunting dito sa Pagbilaw. Random na paghahanap ito. Akala ko malapit lang. Direk Gino. Dekat. Daw dito, dadaan ba tayo ng bitukang manok? Kasi kung sakaling manadadaan ng bitukang manok, magma-main highway kami kasi tutukod doon. Bundok Peninsula ang daan natin, yung pakanan bago magbitukang manok, paakyat. Yes, yun mismo. Copy. Vlogger. Nasa initan yung kabayo, eh, no? Kawawa. Papagkasalan muna sila Direk Gino. Yung biyahe namin ni Bro Gino, hindi ito yung biyaheng palayuan ng biyahe. Ito yung biyahe na pahabaan ng pwede namin ipahinga sa isang lugar. Okay, game. Yung goal namin is parang after kami palagi sa mas makapag-relax kami kaysa umubos ng oras ng napakahaba sa biyahe. Tapos mag-overnight lang kami, tapos kinabukasan, uuwi na, ganyan. Kung meron ma kaming 2 to 3 days na biyahe tulad ng ganito, sinisigurado namin na hanggat maaari, marami kami pwedeng lipatan sa magkakalapit na lugar lang. Okay din naman gawin yung malalayo, pero kung ako gagawa nun, ilang linggo akong hindi uuwi. Kasi gusto ko dire-diretso yung biyahe ko pag malalayo talaga. Pero pag malapit lang, within the vicinity lang. Kung sa mapa, eh, isang buong map lugar, eh, patawid-tawid lang tayo. Ang ganda naman talaga ng kalsada dito. Bundok Peninsula, kung tawagin. Magtiwala lang tayo ka Direk Gino pagdating sa mga usaping ilog-ilog at magaling talaga maganap ng mga kailugan yan. Malaking bagay talaga ang pare-pareho kayo ng interest at trip na mga kasama mo. Yung tipong lahat ay go with the flow. Sabay-sabay lang kayo sa iisang agos. Magkakaiba man ang mga sasakyan na gamit namin, ay siguradong sabay yan at walang naiiwan. Sabi nga ni Gino, takbong banayad lang. Ang laki ng pakinabang nito, no? Saan? Dito, sa atin. Oo, ngayon nga lang natin ang gamit ng ganyan. Oo. Coke. Coke. Cherry Coke. Sa lutuan natin, kasi wala tayong butane, gagamitin na natin yung ano, yung portable lutuan ng Altitude Outdoor. Oh. Yung lutuan, pwede magluto ng bulalo. Ayun na naman si Gino, hindi nagpapaalam. Hindi nagpapaalam. Nagpaalam ako sa pulo. Kaya pera nung antay wakwak mo, di ko abot eh. Ah. Saan dito? Ayun na si Gino pa oh, nagpapaalam na naman sa puno. Gino, idol! Kasi talaga eh. Yun! Puso ng saging pala. Saan pala yung kinukuha din talaga? Hmm. Nagpaalam naman siya sa puno, di ba? Oo. Okay. Wala na tayong magagawa dyan kay Gino. Sadyang likas talaga sa kanya ang mahilig mambato ng mga anumang prutas na nakikita niya sa daan. Magandang lugar, promise. Sana maganda yung ilog. Basta pwedeng lubluban. Malinis kahit di malalim. Maganda yung ilog? Yes!
Makakaakit naman dito. Kaya to. Pwede dito ah. Para medyo safe tayo sa flash flood. So nandito na kami. So negative agad. Si Direk Dino, anong plano mo, bro? Ang plano ko ay ano, itigilan natin 'to kalaw. Hindi, ganoon naman talaga. Hindi naman palaging maganda ang resulta ng mga plano. Sabi nga, hindi palaging wow. Oo. It's not what you have, it's what you make of it. Totoo. So ano kinalaman nun dito? Hindi, kumbaga, kung ano yung nadatnan mo eh, depende sa iyo kung magiging maganda siya o hindi sa iyong perspective. Maganda siya kung hindi ganito yung panahon. Oo. Talagang mababa yung tubig. So ano, game kayo? Magdadagat naman tayo? Dagat! Pabor na naman sa akin yun. Ganun naman tayo. Taong dagat, taong ilog. Maghahanap tayo ng panibagong lugar. Problema ko, binaba ko sa matarik si Watod. Pero kaya naman, tansyado ko naman kung ano yung mga kaya yung akitin. Pero pag alam kong medyo alanganin, tulad nung bitukang manok kanina, kaya tinanong ko si Gino kung dadaan ba kami, hindi ko ipipilit idaan doon si Watod kasi nga sobrang tarik nun. Hindi ako pinababa ako. Hindi daw kaya. Ay, kaya naman pala ni Watod. Oh, tinan mo. Iyabang mo. Madali ka, madali ka. Okay. Ito. Wanan. Sabi niya naman kasi minamali si Watod eh. Dito na naman po tayo sa ating segment na pinamagatang Dito na nga ba ako mamamatay? Meron tayo dito nakitang prutas na kakaiba. Sa unang tingin, para siyang... Abis! Hindi eh. Mas mukha siyang donut, yung bilog na donut. Munchkins. Munchkins. So, ang ating basihan kung edible ba o hindi ang pagkain ay kapag mapait, either edible dahil gamot siya kaya mapait, or sadyang lason lang talaga siya. Shoutout Shed Culture, hindi lang hammock strap, spraying strap din. Ang hirap, usan mo bro? Ayan, nakapwesto para kitang-kita kung paano ka mawawala ng malay. Ako muna sa pangamoy, ha? Sige. Ay, feeling ko edible to. Yung loob niya ay kamukha ng loob ng marang, kamansi, at langka. So, since may kamukha siya, medyo mataas ang confidence ko. Ibang lasa? Pasado yung amoy, pasado yung itsura, yung lasa. Oh, teka lang, bago mo muna isubo, gusto ko magpasalamat sa'yo. hindi pa naman kahabaan na pagsasama bilang magkaibigan, pero gusto kong malaman mo na totoo mo ang kaibigan. Parang imbis na maiyak eh. Natatakot tuloy ako. Okay, tuloy mo na. Trip mo yan eh. Susuportahan kita. Uy! Kaya mo na yan? Thank you. Kaya kaagad-agad kaming bumalik pababa ng highway. Di ba, lokasyon nun kami. Kung ano yung dinaanan namin dito papunta, babaybayan namin pabalik. At dun sa highway, meron ng mga resorts doon na pwede rin tuluyan. Check na lang natin kung saan tayo pwede at kung sinong resort ang papayag na ipasok namin yung mga sasakyan. Huwag mag-alala kasi yung mga resort dito, hindi naman yung resort na talagang resort na parang may mga building-building. Ang mga resort dito, mga kubo-kubo lang. At malaki yung chance na papapasukin tayo. At ito ang nakita namin karagatan pagbaba namin ng kabundukan. Ilog or dagat? Dagat! Dagat! Yan gusto ko sa'yo eh. Balimbing. Gusto ba ako naisip? It's time bro. It's time. Magpaalam na tayo. Magpapaalam na. Nadala na kami. Tuturuan ka na magpaalam? Paano? Sige. May dalawa kasing klaseng pagpapaalam. Yung isa, nagpapaalam ka. Tapos yung isa, pinapaalam mo lang. Ang galing na. Oo. Yung ginagawa mo, yung pinapaalam mo na, yung ginagawa mo, pinapaalam mo lang na matutulog kami dito. Wala kang magagawa. Kung ayaw naman o hindi, matutulog kami dito. Tapos yung gagawin natin ngayon, ito naman yung paalam. Nagpaalam na tayo kay tate. Okay, ate. Okay. Ngayon kay tatay, ipapaalam mo na lang. Bakit ako? So it's a yes. Yes. Yeah. Thank you po. Tay, salamat po. Salamat. Ganun pala eh. So, nagtungan natin. Pinaalam natin. Pinaalam natin.
kasi may paalam na tayo doon. Pero yung puso ng saging, pinaalam mo ba? Cut! Unang tingin pa lang, alam na namin na ito ang perfect spot para magstay. Magkatapatan ulit tayo, bro. Sige, para sabay yung ano, awning. Kanan, right side. Okay, dito yung ano. Baba! So, isa na namang patunay na kapag kasama si Gino, may aberya. Talaga yan, hindi na lang ako nagdadrive. Ako pa rin si Nietzsche. Kaya, ipot mo na lang kaya tayo, bro. Dito natin masusubukan ng bajaj naman. Kaya sa lupa naman. Ano, iangat ba natin yan o iiwan na natin ganyan? Okay. Alam mo, pag ibang gumawa nito, wala na ng panic. Diretso. Kaliwa, halubog! Yung harap mo. Ngayon, ang next nating test dyan, bro. Kumatibay ba sa hulog ng bunga ng nyug? Wow, gwapo. O, si mama. Yung hair na lang ang kulang, ah. Oo, bro. Oh. Raket-raket din, may nakita sa vlog ko yun eh. Kaya pang lumayo-layo, gawin yung mga bagay na ito para may pambayad ng electric bills. At dahil maganda ang spot natin ngayong araw na Itsuwa, eh magbubukla tayo ng ating tent. Gagawin natin komportable ang, may mga tatalian naman bro ng ano no, ng mga hammock. Meron din ako shed culture na hammock, pero nag-aantay lang yun kung kailan ko gagamitin. Gusto kong gamitin yun kapag kasama ko si Mau sa biyahe. Kung mga kasama ako bro sa biyahe, Mau. Sa harapan pa niya, gamit ko na yung shed culture. Di ba paano pag sa isang camp, pagkasama ang altitude at shed culture? Adi, ano gamitin mo? SR performance, meron ba siyang ano? Shamok? Wala. Puro ano lang ang SR eh. Pang... Share Mardra na lang, para walang talo. Hindi eh, lahat naman kasi yan, yung mga brands na yan is mga kaibigan natin yan. Yeah. Kung kaya na, kung dati, parang ano tayo bro no, tali-tali ba? Ngayon, hindi naman tayo nakatali sa ganyan. Lahat ng mga nagdinegosyo, mga kaibigan natin na may ganyan, edi supportan natin silang lahat. Oh. Lahat matibay, lahat maganda. Tapos na tayo dun sa competition. Support lahat, pantay-pantay ang support sa lahat. Oh. Aminin mo ngayon bro, mas masarap magsuot ng merch ng kaibigan mo kaysa isuot mo yung sarili mong merch, di ba? Oo, totoo. Balik tayo dun sa lahat, pantay-pantay yung suporta. Agad-agad nag-setup na ako ng roof tent ng SR Performance. Effortless ko na gawin to. Pati awning ng SR, binuksan ko na din. Ang problema kayo sa tali? Yung panalo ng tropal eh. Kaya tapos. Meron akong tali dito bro. Mahaba. Altitude outdoor to ano? Hindi. Hindi. Ano yan? Altitude out there. Ito talaga yung mga pang extra ng dala-dala namin mga tali. Kung... Alam mo yun yung hindi mo naman kailangan pero parang gusto mo lang siya dalhin kasi parang in time siya kailangan siya. Ah, ito yun! Oo. Ito yung sinasabi ni Prisha na dahil mo dala pero hindi naman kailangan. Oo, pero ngayon kailangan to. So tama, regalo to ni ano eh, ni Prisha sa akin. So ang tawag dito is Attitude Out There. Gandaan dito, may kasama ng embudo. Lalagyan natin ng gasolina. Hindi naman kailangan punong-puno. All good. So pagkabomba natin, i-bleed muna natin. Dapat merong umakyat na gasolina sa taas para yun yung pagsisindihan natin. Di ba kulay dilaw siya? Gagawin nyo, hahayaan nyo lang muna siyang umapoy ng ganyan. Tapos uunti-untiin nyo lang bubuksan yung gasolina. And then eventually, yung apoy na yan is magiging color blue yan. Tapos ready to cook na tayo. Yan na. So ngayon, pwede na natin lakasan siya or hinaan. Pwede na yan. Okay, luto na tayo ng ating kanin. At habang nagluluto, sinetap ko na rin ang bagong power source natin, ang Bluetti Portable Solar Panel. Isasaksak na natin siya dito sa ating power station. Dito na lang natin ilalagay sa likuran para hindi rin mainitan. So ayan, nakikita natin, nag-charge siya. Yung nabili naming alimasag, niluto na para sa tanghalian. Oh, chef, anong tawag dyan sa iyong potahe? Ginatang alimasag with kalabasa and puso ng saging. That's what you call
steamed crustacean and coconut milk with the heart of plantains and pumpkin Asian version. Napakaba naman. Kung sa restaurant yung dina-order niya. Masaya na yung mga alimasag kasi nagawa na nila yung purpose nila dito sa mundo. Ang create sila at gawing ulam ng mga tao. Joke man yan, pero totoo yan. Create talaga sila para sa ating mga tao. Okay, may papakita ako sa inyo. Ito ang Blue Yeti Portable Solar Panel. Ginagamit na natin ngayon. Yung power station natin nandito sa likuran para hindi nainitan. Next video ko, papakita ko sa inyo yan kung paano ko in-unbox yan, kung paano ko in-install, at kung paano gamitin. Next upload. Napakaswerte natin kasi lahat ng mga pinupuntahan natin, lahat ng mga pinagpapaalamanan natin eh sadyang mababait at hindi madadamot. Ano yan bro? Kalabate? Hindi ko alam kung trip nila mag-fishing mamaya. Si Gino mukhang interesado. Kapag medyo bumaba konti yung araw, mahaba na siguro mga alas 4 bago mag 5, eh mag-fishing daw sila dito. Meron naman tayong mga baits dyan na pampahabol sa mga isda na pangdagat. So napakaswerte natin na dito tayo mag-stay ngayon hanggang bukas. Hindi tayo magmamadali na umuwi kasi ito na rin yung huling spot na magkakasama kami. At saka ito na nga yung goal na sinasabi ko sa inyo kanina, na mas mahaba dapat yung pahinga kesa sa biyahe. Ganyan lang yan, normal lang yan na parang nagka-camping kami, no stress hanggat maaari. Puro food trip lang ang pinagagawa namin, nagluluto-luto lang, kape, kwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa buhay, and then yun na yun, and then magpapahinga. Comment nyo kayo kung kamukha ba ni AJ Raval o kamukha nung tatay ni AJ Raval. Tama ako. Sige, comment na kayo kung sumasangayin kayo. Tapos hindi, sumakalayo naman po. This time, garahin ka ng kalabasa. Sige na, subukan mo na. Sige, susubukan. Subukan. Kasi parang durian lang dati na ayaw mo kasi. Tapos ngayon, na-addict ka na sa durian. Malay mo naman, pag sa kalabasa, ma-addict ka sa kalabasa. Malubog na ang araw. Ang ganitong oras, oras na namin to para mag-relax. PM, malubog na yung araw. Nagalo tayo sa dagat. Meron na tayong na-harvest na kuryente, good for overnight. Okay, game. Sino mag-fishing? Ako! Ah. Yubi, let's go fishing and I will borrow mama. Naalala mo nabigay sa atin yan? Si Iko? Hindi ko kalala yan. Hindi, joke lang. Kilala ko yun. Iko? Sa Pampanga. Si Iko? Oo. Oh. Shoutout mo si Iko? Shoutout sa'yo. Iko, pinag-gagamitin namin ngayon. Ano ba naman yan? Dala-dala pa lang pang fishing, hindi ko na may issue. Dahil, ganito. Ganyan yung nakalak. Oo. Oh. Ipiti mo to. Tapos, pita, open mo pa. Ah, ipiti ko muna, okay. Oo, tapos nakakapag. Oh, nice! Uy! Grabe yun! May kumagat! Ang tawag dyan? Lato fishing. Ito lang, ipit dito. Ipit, taas. Okay. Wow. Tapos okay. Bato, pag bato mo lang ito, bitaw. Release. Tapos pag naka, ano na, ganun. Ah, okay, copy, tapos, copy. Na, balikan. Sige. Tanda lang ah, baka mabingwit mo yung sarili mo. Ayun, ang layo! Ha! Inihaw ito mamaya, blue marlin! Habang sila doon, eh nag-enjoy ng sea urchin or kung tinatawag na tuyom sa Bisaya. Si Gino, maswerte yung nakapulot dun kasi naglo-low tide. Sarap talaga! Kinagabihan. Sala muna kami ng pansapin ng mga gutom namin habang nagre-ready kami ng pinakahapunan namin.
kong chiang kong chiang kong chiang. Tara, wayang luwa do to ina. So siang. Kong chiang wa, kai wa chiang kong chiang. Yung manok na dapat ay iihawin namin ng buo, dinifry na lang namin para mas mabilis maluto. Kinabukasan, umalis muna kami para maghanap ng mabibilhan ng mga lulutuin namin para sa tanghalian. Paboritong paborito mo yan, oh? Mm-mm. Ano? Kasi alam mo kahit maraming available na biskuit na ano, branded, dito pa rin talaga ako ano, bumabalik-balik. Into, parang gano'n. Siguro dahil ano siya, may nostalgic effect siya sa akin. Diba, mahilig kang mag ano, mag, yung mga niluluto ulit. Nag-uulit? Kasi, ano, hindi, kasi pag, dating tinapay yan eh. Ah, bagay. Na papanis na, tapos ginawang ganyan. Oh, pero hindi kami pinalad. Dahil ubos na mga tindang isda, mataas na kasi ang araw. Kasi isa. Pero meron kami nakitang kakaibang sili. At ito na naman si Gino. Kuya! Ano pong sili ito? Mahala? Mahalang. Mas maanghang siya dun sa pula na mahaba. Ah, parang ganun ba? Gustong humingi. Ngayon lang po kami nakakita eh. Pero nahihiyang magpaalam. O yun! Ayun na, ayun na! Gusto, tinatanong ka na. Kunti lang, okay lang pong makingi kang ng konti. Sausawan. Makatingin man lang kami ng siling hindi palengke. Parang sarap ito sa sukang nyug. Hindi naman to Carolina Reaper, ano? Hindi. Thank you po. Basta si Gino. Galing sa ganyan, no? Nag-iba ang cravings ng lahat. Gusto na magsigang ng baboy. Kaya dumiretso na kami ng bayan para mamalengke. Pipitas tayo ng ilang bungo, no? May mga nakikita ka ba, bro? Ang dami. Hindi naman nila kaya ubusin yan. Dami nga nalalaglag. Kung kayo sa mabulo, mas magandang pakinabangan ng tao, di ba? Tama. Suportahan ka ta dyan. Dapat meron tayong task. Si Jackie ang papipitasin natin na makikita nating napakaswerteng putas na mapapasa natin ngayong araw. Parang gusto ko ng baka, bro. Sabi, sub-gift, no? Hindi naman siguro sasamaan loob yun na tatapyas lang tayo ng konti. May kasabihan nga, di ba? Kakarampot na laman pagdadamot mo ba? Nasa bayan tayo ng Andangan. Dinaanan na natin ito dati. Nung bumunta tayo ng Katimunan. Ilang ma'am? The 80 ang dito ay 250. 250 ang ribs. Okay na ba? Habang namamalengke si Jackie at Carl, si Gino, namasada na lang muna. Hi, tawi-tawi po. Okay po. Tawi-tawi. Sulu. Pagkatapos naming mamalengke, bigla na namang sumumpong ang sakit ni Gino. Talagang ganyan na yung kaibigan namin na yan, si Gino. Kapag hindi na kainom ng gamot, sinusumpong talaga niya sa sakit niyang nangunguha ng bunga na may bunga. Niintindi na lang namin. Kawawa naman. Mas kailangan niya ng pagmamahal kaysa paghusga. Nakakaalarma yung sakit ni Gino. Nakakaawa. Hindi. Bye-bye. Iyon mo asawa mo. Hindi ko nakuha. Iwan niyo ako. Sinitrain kami ni Papa Jimmy. Sabi niya pag may nakita. Ay, hindi naman pala nakakahawa. Trained lang pala. Pagdating namin ng spot, nakita ko to. Yan po ay inuuling. Bakit po tinatapon po yan ang lupa, kuya? Oo, oh, hindi siya durog. Hindi durog. Buo yan. Paano na maintain yung apoy ba? Yan ang suutan ng apoy. Ah, kumbaga para may butas yung ano, yung lupa. Pag ano, dikit ng loob, yan, puro apoy na yan. Tulong-tulong ang lahat sa pagluluto.
At habang paluto na, ako ang nagka-interest sa kinuha nilang buko. Titikman natin kung anong pinagkaiba ng biniling buko sa bukong illegal. Sarap. Ay, lumay na buko, di ba? Mas masarap keto kaysa sa binili. Shout out pala sa master ko. Ayun o. Direk Gino. Doon ka pala nagmana. Dan time. At isa na namang mapayapang vlog ang naganap. Nag-enjoy ba kayo? Sold naman na ako sa pahinga. Nakapag-recharge na tayo. Gusto ko ma-experience pumunta doon sa dagat at mamulot ng sea urchins o tinatawag na tuyom. Sila Gino nakakuha din kagabi. Pinagpiyastahan nila. Kaya sumakit yung tiyan niya. Ayun, panoorin niyo sa vlog niya. Pero ngayon eh, nakaka-recover na siya. Medyo mahina kasi yung tiyan niya, yung sigmuran niya pagdating sa mga raw na mga pagkain. Maliligo tayo. Susubukan natin kumuha ng mga sea urchins doon. Alam ko, tusok-tusok yun, kaya magdadala ako ng... Wait. Magdadala ako ng eco bag at saka... pangdampot. Saan tayo? Ano? Asa na? Lali. Kahapon natin ito na Gino. Mababaw eh. High tide nga. Ah. Wala ka na. Ano? Mauli mo. Ito pa rin. Dala-dala ko pa rin yung ano. Pangdakot wala eh. Oh. Next time na lang. Ano yung mga upcoming events mo? Pansamantala, stop muna tayo sa pag-iikot dito sa South. Magno-norte naman tayo sa 25th Motor Trade Event kasama ang Bajaj. 26th, magkita-kita tayo sa Mindoro. Sa isang opening ng shop. And then meron akong upcoming Philippine Loop kasama si Motor ni Juan. Comment kayo kung saan nyo feel panoorin sa YouTube or sa Facebook. And then September 8, 9, 10 is na nasa Palawan kami kasama ang Gulf Army. And then after nun, kundi pahinga lang, magkaroon tayo ng Visayas Van Life Tour kasama isang kaibigan na saka ko na-announce. And then after nun, tuhog na yun. Diretso na tayo ng Mindanao. So dito na lang habang na-vlog ko. Maraming maraming salamat sa pag-subaybay sa mga adventures natin dito sa South. Maraming pa kayong mga dapat abangan ng mga vlogs na ganito. Siyempre, kasama natin si Gino. Ayun, magkita tayo sa susunod na upload natin. Norte naman tayo. Bye-bye! Balik ka dun. Ay, kumuha! Bakit? Malalim! Sige na. Nubulog! Ah! Nubulog po ka ka!